Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the Word of God that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Nang magkagayon, ito po ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Deuteronomy 1:31, Tagalog ang Biblia. At sa ilang na inyong kinakitaan kung paanong dinala ka ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kaniyang anak sa buong daan inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. And in Amplified Version, Deuteronomy 1:31, and in the wilderness where you have seen how the Lord your God bore you as a man carries his son in all the way that you went until you came to this place. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Deuteronomy is no other than Prophet Moses himself, and it was addressed to the Israelites people, the 12 tribe of Judah, brethren in Christ. At ang wika po dito ni Prophet Moses, sinasabi niya sa mga Israelita na tingnan ninyo nung kayo ay nasa ilang kung papano nyo nakita, namasdan mga kapatid, na dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng isang ama sa kaniyang anak mula sa pagsimula ng kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang lugar ng pangako mga kapatid. Gayon din po tayo. Alam po natin na tayong mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ay mayroon po tayong mga lakbayan. We have journey at tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Tayo ay tiyak na sasamahan din ng Diyos at tayo ay kakalungin niyang tulad ng kanyang mga anak. Our today's perception entitled, He Will Carry You as His Child. Lagi natin pakatandaan na tayo ay binilang na pamilya ng Diyos, itinuring tayong mga anak ng Diyos. And of course, brethren in Christ, habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, tiyak na tayo po ay kakalungin din ng Panginoon because He is our loving Father, He is our caring Father in heaven, brethren in Christ. Again, remember that you are His child, and He is our loving Father. And our today's preaching, we are going to tackle 5 D's regarding brethren in Christ in which na daanan man natin ang mga lugar na ito, tiyak na tayo ay sasamahan po ng Diyos. First point, He will carry you in a desert place. Mga kapatid, kanina binanggit nga ng scripture na ang mga Israelites, while they were in the wilderness, brethren in Christ, while they were in the desert, sinamahan sila ng Panginoon. Pag sinabing disyerto, mga kapatid, alam naman po natin na walang mga fruit-bearing trees, walang water. So, meaning to say, ito ang lugar na talagang mananangan ka sa Diyos. And even though na dumaan sila sa lugar na ito, hindi sila pinabayaan ng Diyos, sinamahan sila ng ating Panginoon. And second point, He will carry you in a distant place. Pag sinabing distant, malayo man ang lalakbayin, biruin mo, nag-travel sila from Egypt to the promised land. And even though it will just take for 11 days journey, umabot sila ng 40 years, brethren in Christ, in the wilderness. Makikita po natin na talagang ang Diyos pa rin ay sumama sa kanila even so much distant ang kanilang nilakbay, mga kapatid. Napakalayo ng kanilang nilakbay, subalit ang Diyos ay sumasa kanila. And third point, He will carry you in a darkest
place. Of course, brethren in Christ, talagang pag inaabo sila ng gabi, talagang sabihin natin talagang naroon ang kadiliman, kaya nga ang presence ng Panginoon paggabi nagiging pillar of fire siya para maging liwanag sa kanila, because sumusong sila sa tinatawag po natin na darkest place, brethren in Christ. Yung wala kang aaninag, wala kang nakikita, na parang minsan sa buhay natin, parang wala na tayong nasisilip na kapag-asa. Subalit, kapag nariyan ang Panginoon, we have nothing to worry. Wala tayong dapat ipag-alala, ipangamba, ikatakot at ikabahala, kasi siya ang bahala sa atin. And of course, fourth point, He will carry you in a desolated place or desolate place, brethren in Christ. Pag sinabing desolate, ito po mga kapatid ay abandoned. Kasi talagang way back then, talagang bansa sa bansa ay naglalaban, at kapag sila ay nadadaluhong ng kaaway, they're going to abandon their place. Kaya may mga desolated place doon, yung mga iniwan na lugar, at doon ka man pumunta, tandaan po natin, basta ang Panginoon ay hindi ka iiwanan. He will never leave you, He will never forsake you, He will never abandon you, and He will never fail you, brethren in Christ. Again, even though we are in a desolate place, God is always there for us para tayo ay kanyang alalayan. And fifth point, He will carry you in a dangerous place. Why so much dangerous? Dahil may mga ahas sa ilang, may mga poisonous na mga ahas or venomous na mga ahas, brethren in Christ. Tulad nga po ng what happened to other Israelites, tinuklaw sila ng mga ahas, na andyan ang mga alakdan. There are many dangers, brethren in Christ, kapag ka nasa disyerto ka, pwedeng magkaroon ng sunstorm, so on and so forth, brethren in Christ. But even though they were in the dangerous place, wala sila pa rin ikinatakot, kasi kasama nila ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos, mga kapatid, wala po tayong dapat talaga ikatakot, kasi siya ang bahala sa atin, kasi itinuring tayong mga anak, and He is a loving Father. Remember na kapag ang isang ama ay at isang ama at anak ay naroon sa panganib, hahayaan ng ama na masabihin natin mapahamak ang kanyang sarili, mailigtas lamang ang kanyang anak. To sum up of our today's preaching, we tackled 5 D's, brethren in Christ. First point, He will carry you in a desert place. Second point, He will carry you in a distant place. Third point, He will carry you in a darkest place. And fourth point, He will carry you in a desolate place. And fifth point, last point, He will carry you in a dangerous place. And these are the 5 D's, desert, distant, darkest, desolate, and dangerous place, brethren in Christ. And our today's promise, ang pangako ng Diyos ay kanya kang sasamahan saan man ang iyong tunguhin, lalo na sa disyertong lugar at sa delikadong daan ay kanya kang kakanlungin. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos ay kanya kang sasamahan saan man ang iyong tunguhin, lalo na sa disyertong lugar at sa delikadong daan ay kanya kang kakanlungin. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank You for Your grace, for Your greatness, and for Your goodness. Thank You for Your protection, because You've covered us always with Your precious blood. Salamat dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadya, at iniiwas sa lahat ng mga lalang at gawa ng kaaway, sa mga sakit at karamdaman, sa mga disgrasya at kapamakan, maging sa mga dilubyo at mga sakuna, ipatuloy po ninyo kaming pinoproteksyonan, Panginoon. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw. Truly that Your grace is sufficient and more than enough for us. Hindi po ninyo kami pinagkukulang. Salamat, Panginoon, because You've already blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, and materially, and financially. And the reason why You blessed us, for us to be a blessing to everyone.
And thank you, Jesus, sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Kung sakali man sila ay may mga prayers, Lord, anuman ang uring panalangin mayroon sila, Father, I pray in Jesus' name that everything will be granted unto them because we hold on to your word and to your promise that whatever we ask in Jesus' name, it shall be given unto us. That's why, Lord, we ask all of this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Good morning and God bless us all.